So another playoff game na naman sa NBA, ito namang Washington Wizards at Philadelphia 76ers ang nagharap. Kung nung mga nakaraan nga ang mga NBA fan ay nambabato, nambubuhos ng pagkain at nandudura, ngayon isang NBA fan naman ang tumakbo sa court at ng gulo. Literal talaga na pumunta siya sa court at wala lang, nang gulo lang talaga siya sa playoff game na ito. Panoorin nyo nga ang clip. So talagang mga NBA fan ngayong taon na ito ay ewan ko ba kung anong nangyayari. Kung hindi nandudura, nambubuhos, ngayon naman manggugulo sa court. At kagaya nga ng mga NBA fan, yung mga nanggulo, yung nambato kay Kyrie, ay inaresto nga rin itong fan na ito at naban na nga rin siya for life sa Washington Wizards Arena. So very well deserved para sa kanya dahil nanggugulo nga siya sa kalagitnaan ng isang NBA playoff game. At para nga sa ating next news, tungkol naman ito sa injury ni Anthony Davis, na-evaluate na nga siya at sinabi ng Los Angeles Lakers sa dong report, basahin natin. Sabi, Frank Vogel says MRI confirmed a growing strain for Anthony Davis. He is listed as questionable for game 5 and the team will see how he's feeling Tuesday after treatment. So yan nga ang binigay ng Los Angeles Lakers na update sa kanilang superstar big man na si Anthony Davis. So questionable nga daw si AD at mukhang malabo siyang makalaro para sa game 5 bukas against sa Phoenix Suns. So sa tingin ko naman yung mga NBA fan na nakita yung injury ni Anthony Davis ay ina-expect na nga siya na mawala sa game 5. Pero nung una nga ay may optimism or may posibilidad na makalaro siya, pero ngayon questionable nga siya at mukhang lumalabo at lumalabo na nga siyang maglaro sa game 5. Sa tingin ko din, mas wise nga kung ang Los Angeles Lakers ay ipapahinga at least one game itong si Anthony Davis. Hindi pa naman din do or die yung laban na yon. At kung makapagpahinga ito si Anthony Davis sa game 5, sa tingin ko mas magiging ready nga siya sa game 6. Sa tingin ko naman, tiwala nga ang Lakers kay LeBron James. Sinabi niya nga diba kahapon sa kanyang interview na kung kakailanganin niya daw magbuhat in absence of Anthony Davis ay gagawin niya nga yun. Diba alam naman natin kung ano ang capability ni LeBron James kapag nga alam niyang kailangan siya ng team. So yan nga ang update natin kay AD at mukhang nga malabo siyang makalaro sa game 5. Pero abangan pa rin natin ang report ng Los Angeles Lakers at update nga dito sa kalusugan ni AD. At para nga sa isa pang Lakers player na injured na si Kentavious Caldwell-Pope, sabi nga sa isang report, KCP said he's feeling much better. The knee gets better every day. He's questionable to play tomorrow as they evaluate him before the game. So last game, game 4, wala nga si KCP at naging game time decision siya na hindi siya maglalaro. Pero nga, sabi nga ni KCP, he is feeling better pero questionable pa rin siya. Parehas nga sila neto ni Anthony Davis pero feeling better na nga si KCP. So mukhang good news nga yan at abangan din natin yung update ng Lakers kung makapaglaro na si KCP bukas. At para nga sa ating last topic, ito naman si Russell Westbrook. Matapos nga ang panalo nila against dito sa Philadelphia 76ers, binigay niya nga ang kanyang game-worn shoes sa isang fan. Panoorin nyo. So yun nga lamang guys para sa video natin ngayon. If you guys like the video, make sure to like the video. And if you not subscribe, syempre mag-subscribe ka na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang. See you guys next video. Bye!